Mama Colleen. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Michael. Taong 2013, nang makilala ko ang babaeng napangasawa ko at ninais na makasama habang buhay. Itago na lang natin siya sa pangalang Ashley. Siya po ay breadwinner sa family niya bilang isa po siyang panganay at may magandang trabaho sa isang insurance company sa may Makati. At ako naman po ng mga panahon na ito ay kauuwi lang po galing sa pagserbisyo bilang isang volunteer service missionary sa aming simbahan sa loob ng 2 taon. Mga panahong yun, Mama Colleen, uso pa po ang Friendster. Oh! Alakas makapag-throwback ng Friendster, baby ko, no? Ooh! February 28, 2013, pagkalabas ko po sa missionary, aminin kong nasabik po ako na magkanobya noon. Dahil hindi naman ako palalabas na tao, wala po ako masyadong bagong nakikilala. Pero isang araw, may nireto ang isa sa kasamahan ko sa simbahan. I-add ko raw ito sa Friendster, si Ashley. Pakiramdam ko noon, ito ay kaloob ng Diyos sa akin dahil ito naman po ay reto ng kamember ko sa simbahan. Kaya pagka-uwi ko, agad kong hinanap ang account niya sa Friendster. Labis ang aking pagkatuwa nang i-accept niya ang aking request. Agad ko ring hiningi ang kanyang number at doon na po nagsimula ang aming naging madalas na pag-uusap via phone call. Yung tipong kahit nga minsan na nasa trabaho siya, nakakausap ko siya. Kahit na minsan ay nakukulitan na po siya sa akin, kakatawag ko sa kanya. Ang gaan lang kasi talaga ng pakiramdam ko kay Ashley. Tipong ramdam ko na siya na ang babae para sa akin. Dama ko na siya na yung babaeng nais kong makasama habang buhay. Kaya kahit medyo nakukulitan si Ashley, ayos lang. Kasi Mama Colleen, ako po yung tipo ng lalaking kapag umibig, ibibigay ko, ipaparamdam ko ang buong pagmamahal at effort, oras, panahon sa kanya. Kumbaga sa kanya lang po, iikot ang mundo ko. Hanggang isang araw, inaya ko siyang mag-date kaming dalawa. Nakita kami sa isang mall sa may Marikina. Yun po ang aming unang pagkikita ng personal. At naalala ko pa nga noon, sabi ko sa kanya, at sabi niya sa akin, eh medyo kabado raw siya sa una naming pagkikita. Nandun pa yung uso pa yung i-describe mo kung ano yung kulay ng suot mo. At sa pagdating nga niya, nakatadikod po ako ng mga oras na yon. At habang papalapit siya sa akin, hesitant pa siyang lapitan ako. Pero nung ako'y humarap na, ang ganda ng kaniyang mga ngiti. Kitang-kita ko rin ang kanyang angking kagandahan. Agad niyang sinabing, "Hi! Akala ko matanda ka na, hindi pa pala. Cute ka pala at ang ganda ng dimple at ngiti mo." After noon, nag-video kami, nag-date ng araw na yon, at doon na po nagsimula ang kwento naming dalawa. Dumating ang araw, Mama Colleen, na naging kami na nga po ni Ashley. At dumating din yung araw, makalipas po ang isang taon, nagdesisyon po kami na magpakasal. Pero tutol po ang aming mga magulang dahil hindi pa raw kami handa, lalo na sa usaping pera. Pero sadyang buo na po ang aming pasya. Ramdam namin na sa desisyon naming ito,
hindi kami pinapabayaan ng Diyos. At totoo nga, nagawa namin makapaghanda para sa kasal naming dalawa at natuloy ang kasal May 18, 2014. Ang araw na hindi ko malilimutan. Bilang mag-asawa, totoo ang kasabihang hindi ito puro saya. May mga pagkakataon na susubukin kayo ng tadhana. Nandyan yung dumating kami sa puntong naging issue namin ang pera. Na minsan, nasabi namin, tama nga sila, no? Hindi pa kami handa financially. Pera. Pera ang madalas naming napagtatalunan ni Ashley. Pero ang isa sa mas sumubok ng aming relasyon, Mama Colleen, ay nang ako ay mahuli niyang may ka-text na iba. Hindi lang ka-text, may nangyari pa sa aming dalawa. Mama Colleen, nakilala ko si Tricia via texts. Nakikwento niya sa akin na isa na po siyang biyuda at may isang anak. Malungkot siya ng mga panahong yon at ako lang ang tanging nakakausap niya. At sa una naming pagkikita, naging marupok ako dahil agad po na may nangyari po sa aming dalawa. Oh no! Naging madalas pa rin ang aming pag-uusap hanggang sa nakaramdam na po si Ashley. Kinumpronta niya ako at ipinakita niya sa akin yung mga ebidensyang nakita niya. Nakita ko kung paano siya labis na nasaktan, umiyak, humagulgol sa panloloko na nagawa ko sa kanya. Kaya minabuti ko pong humingi ng kapatawaran, Mama Colleen. Nag-confess ako at nagsabing magbabago na ako at hindi ko na uulitin pa ito. Humingi rin ako ng kapatawaran sa Diyos sa aking nagawang pagkakamali. Nakarating ito sa magulang ni Ashley. Galit na galit sila nang malaman nila ang nagawa ko. Humingi ako ng kapatawaran sa kaniyang magulang at ginawa ko rin ang lahat. Bumalik lang ang tiwala sa akin ni Ashley. Bumalik lang siya sa piling ko. Grabe po yung naging pagsisisi ko. Thank God na kahit gusto na kaming paghiwalayin ng kaniyang magulang, bumalik pa rin si Ashley sa akin. Pinatawad, binigyan ng pagkakataon na muling maayos ang aming relasyon. Isang dekada na po ang aming relasyon ni Ashley. 10 years pero hindi pa rin kami magkaanak dahil na rin po sa aming mga trabaho. Inadvisan kami ng doktor na kung nais naming magkaanak, kailangan po naming magpahingang dalawa. Pero dahil sa tawag ng pangangailangan, hindi pa namin magawa. Hanggang isang araw, meron akong natanggap na mensahe sa Facebook Messenger ko na nag-aalok ng extra service. Pinatulan ko yung offer na yon, pilit na itinago, nilabanan ko naman, pero talagang ako po ay natukso. Pero sa diya ata talagang walang sikreto po na hindi mabubunyag. At opo, sa ikalawang pagkakataon, sinaktan ko na naman ang damdamin ng asawa ko. Oh no! Nagmamakaawa ako, humingi muli ng kapatawaran sa kanya at sa magulang niya. Pero ito na ang naging ugat para magpasya silang ilayuna
si Ashley sa akin. Na binabawi na nila umano ang anak nila sa akin. Kitang-kita ko yung sakit sa mukha ni Ashley, pero wala po akong magawa noon. Dahil grabe naman talaga ang nagawa kong pagkakasala. Alam kong mas mahihirapan ako ngayon na mabawi ang aking asawa sa pamilya niya. Dahil ramdam ko na talaga ang hindi nila pagpabor sa akin noon pa man. Sunod-sunod ang dagok sa aking buhay. Alam mo yung kasabihang, when it rains, it pours. Oh! Dahil last year din, nang maghiwalay po kami ni Ashley, ay siya rin pagkamatay naman ng aking ina. Na bago pala siya mamatay, doon ko nalaman na hindi pala niya ako tunay na anak. Oh, no. Labis ko tong ikinagulat, ikinabigla, dahil hindi ko po lubos na iisip na ako ay kanilang ampon. Dahil hindi nila pinaramdam sa akin na iba ako sa mga totoo nilang anak. Ngunit noong mga panahon na yun, nakakaramdam na ako ng depression, ng anxiety. Yung bigla na lang akong iiyak na parang, bakit ganito ang mga nangyayari sa buhay ko? Sa kasalukuyan, 10 months na po kaming hiwalay ni Ashley. Labis kong pinagsisisihan ang nagawa kong kasalanan, Mama Colleen. Hindi ko alam kung maibabalik ko pa yung kanyang tiwala o kung makakasama ko ba siyang muli. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa na magkikita at mabubuo muli kami bilang pamilya. Maging lesson nawa ang kwento ko sa inyong lahat at huwag niyo sanang tularan ang nagawa ko sa aking asawa. I hope and I pray na makatagpo po tayong lahat ng peace at comfort sa bawat isa. Maraming salamat, Mama Colleen. God bless your desire to help and lift each other po. God bless your program. Muli, ako si Michael. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. We learned our lesson in a hard way. Wala kang intensyon na saktan yung asawa mo, but you did. Ang buhay walang rewind. Na kapag ka nagkamali tayo, pwede nating i-backspace or i-delete. Kaya ngayon, every decision na gagawin natin, lagi natin pag-iisipan, sigurado ka na ba talaga sa decision na yan? Hindi mo ba talaga pagsisisihan kapag kami ginawa kang wrong move? Hindi ka ba talaga mamamate, kumbaga sa chess? Oh, no. Na kapag ka minove mo tong isang to, hindi ka ba matcha-checkmate? Oh, no. Yan ang problema sa atin, no? Masyado tayo nagpapadala sa mga maling desisyon natin. Masyado tayo nagpapadalos-dalos. Yan po yung nangyayari kapag ka selfish kang tao. Oh, no. Kapag ka sarili mo lang yung iniisip mo, kaligayahan mo lang ang iniisip mo. You're being selfish to the point na hindi mo alam ano yung pwedeng maging impact nito sa taong nagmamahal sa'yo ng totoo. Alam mo, si Ashley, she is the breadwinner of the family. Isa po yan sa hirap i-let go ng kaniyang mga magulang, totoo lang. Kung ikaw ang breadwinner ng pamilya, tapos bigla kang mawawala kasi nagdesisyon ka na mag-asawa, mahirap po talaga na i-let go yan. Pero kapag ka pinalaya na yan ang magulang niya, pinayagan na siyang mag-asawa, hindi lang dahil naging matigas ang kanyang ulo, kundi siguro na-realize din ang magulang niya na si Ashley,
kailangan din niyang maging masaya, kailangan niya ring hanapin yung kaligayahan niya. 'Di ba? Kapag ka pinayagan na 'yan, ibig sabihin, alagaan mo yung mga katulad ni Ashley because Ashley is the precious one na mahirap bitawan. Sinayang mo yung tiwala na binigay sa'yo ni Ashley, sinayang mo yung tiwala na binigay ng pamilya niya sa'yo, sinayang mo yung pagkakataon, you had that chance, but sorry, mukhang you missed your chance. Alam mo yun, ang daming chance na binigay sa'yo eh. Una pa lang na niloko mo si Ashley. Pinagkatiwalaan ka niya ulit kahit na masakit. Ipinaglaban ka niya ulit sa pamilya niya for the second time around kahit na alam niyang may mali. Ganun ka niya kamahal. But again, naging selfish ka na naman. Diba? So ano, hindi ko rin alam kung may round 3 pa sa inyong dalawa. I cannot answer for Ashley. Pero ang totoo lang dito ngayon, si Ashley is sobrang broken ngayon. At yung pagiging broken niya, napapalibutan pa siya ng mga tao na magpaparealize sa kanya na, anak, you don't deserve this guy. Anak, wag na wag ka na talagang babalik sa taong to. Kahit yung mga kaibigan, pwedeng sabihin nila na, naku, wag mo na talagang balikan yung Michael na yan. Nagawa niya na una, dalawang beses, hindi malabo na pumangatlo pa yan. Lalo na, may mga paniniwala ang isang tao. Merong mga tao na hindi naniniwala sa third chances. May mga tao na naniniwala na kapag ka nagloko na ang isang tao ng minsan, uulit-ulitin niya na yan. Kahit sabihin mo pa sa akin na Mama Colleen, labis akong nagsisisi. Sinabi mo rin yun sa una eh. Sabi mo nung una, grabe po yung pagsisisi ko eh. Tapos pumangalawa ka pa. So kahit ako yung nasa posisyon ni Ashley, paano ulit kita paniniwalaan? Kung ginamit mo na naman yung exact words na ginamit mo sa una, pero hindi mo pinangatawanan. Diba? Na-trauma yung tao sa iyo eh. Na-trauma siya. Kaya hindi mo masisisi kung mag-desisyon siya na bitawan ka na ng tuluyan. Again, we learned our lesson in a hard way. Diba? Ngayon, na-depress ka, nagka-anxiety ka, hindi mo kamo alam kung bakit nangyayari sa buhay mo to. No, alam mo. Huwag mo na namang i-deny. Alam na alam mo. Maliwanag pa. Sa sikat ng araw, alam na alam mo yan. Siguro, makaka-move on ka lang kapag ka in-acknowledge mo yung part na talagang nagkasala ka. In-acknowledge mo na talagang nagkamali ka. Sa ngayon, nasa in-denial stage ka pa eh. Oo eh, medyo meron ka pang, parang kulang na lang sabihin mo sa akin na kasalanan ng magulang niya kung bakit nagkahiwalay na kami ng tuluyan ni Ashley. Hindi. Walang involvement ang magulang niya dito. Walang kasalanan ng magulang niya. Hindi mo pwedeng sabihin na ayaw kasi talaga ng magulang niya sa akin eh. Alam mo, the more nga na binabato ka ng ganyang maling paniniwala, 'di ba? Parang ano lang 'yan eh, the more na batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Mas patunayan mo na mali sila sa iniisip nila sa iyo. But instead of doing that, what you did is pinatunayan mo lang na totoo ang parents' instinct. Mas pinatunayan mo lang na nagkamali sila na pinagkatiwala kanila sa anak nila. 'Di ba? Alam ko isa 'yun sa factor eh. Base sa pagbasa ko sa kwento mo, 'yun yung factor na parang gusto mong idiin. Ayaw kasi na magulang niya sa akin eh. Kaya siguro kulang na lang sabihin mo sa akin kaya naghanap ako ng atensyon ng iba. Again, iba po yung magulang, iba si Ashley. Ipinaglaban ka ni Ashley. Ang masakit lang, hindi mo siya pinaglaban. Hindi mo siya pinaglaban. And I feel sorry for Ashley.
Ngayon, Michael, the damage has been done. Ipagpatuloy mo yung pagdadasal mo. Sabi mo, naging laman ka naman ng simbahan, di ba? For how many years? Minsan, hindi pala talaga sapat yun, di ba? Kahit maging laman ka ng simbahan, kung hindi mo pinapangatawanan or ini-embody or sinasapuso yung turo sa simbahan, wala ding effect, bebe ko. Oh, no. So siguro this time, hindi ka lang dapat basta maging laman ng simbahan. Siguro this time, mas i-embody mo ano nga ba yung itinuturo nito nang hindi ka naliligaw ng landas. Just pray for strength. No regrets, nangyari na ang nangyari. Continue praying. Wala namang imposible kay Lord eh. Malay mo, magising ka isang umaga, bumabalik na si Ashley sa'yo. Malay mo lang naman, matauhan siya at mas mangibabaw yung pagmamahal niya sa'yo. But again, we cannot force her na bumalik siya sa'yo. Hindi natin siya masisisi kung nagdesisyon siya na iwan ka ngayon. Kasi ganun po ang pusong sugatan. Isang beses mo nga lang gawin eh, yung iba umaayaw na. Yung pangalawang beses pa kaya. So just continue praying, Michael. Sana nga maibalik ka sa tamang daan. And sana nga someday, yung hangarin mo na magkabalikan kayo ni Ashley ay mangyari. Mga ka-winner, etong kwento ni Michael, please gawin nating inspirasyon na wag nating gawin sa asawa natin yung ginawa ni Michael. Kasi baka ang hindi natin alam, wala nang part 2 sa inyong dalawa. Think, mag-isip, huwag maging selfish. This is the story of Michael dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kung meron kang sausaw, speak from your heart. Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida, sausaw mo naman ang bibida. At abangan na po ang ating question of the day para manalo ng 1,000 pesos. This is Heart to Heart with Mama Colleen.